Hello everyone! Welcome back to Master Che. Today, gagawa tayo ng Pinoy Chicken Curry. But before we start, please don't forget to subscribe! Ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong 1 kilo ng chicken, coconut milk, of course, meron din tayong oil, onions, tomatoes, carrots, na kinubes ko na po siya, potato, cubes din. Meron din tayong patis, pepper, salt, curry powder, turmeric powder, coriander powder, and garam masala. Meron din tayong ginger, piling labuyo, and basil for garnish. Yung kompletong ingredient po and measurement, makikita nyo po sa description box. Okay, mag-start na tayo. Lagay lang tayo ng oil. Then, lagay natin ang ating onion. Ibabrown lang natin ang ating onion para lumabas ang kanyang lasa. Talagyan din natin ng konting salt. Ngayong brown na ang ating onion, lalagay na natin ang ating tomatoes. Yan, haluin lang natin. Ngayon, isusunod na natin ang ating mga seasoning. Unahin natin ang ating curry powder. Ang ating turmeric powder, ating garam masala. Garam masala, makikita nyo siya sa mga supermarket, marami na ito sa supermarket. Coriander powder, meron na rin po ito sa mga supermarket. And then, imimix lang natin. Ngayon, lalagay na natin ang ating ginger. Lalagyan lang natin ng water. Kailangan natin low fire lang. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating chicken. Mix lang natin ng maayos para mag-incorporate yung lasa niya sa chicken. Then, lagyan lang natin ng pepper. And patis or fish sauce. Mag-add lang tayo ng konting water pa. And then, isi-simmer muna natin hanggang maluto ang ating chicken. Okay, tatakpan muna natin. Habang hinihintay natin ang ating chicken maluto, ipa-fry muna natin ang ating potatoes and carrots. Ngayon, ilagay na natin ang ating potato. And ang ating carrot. Pina-fry ko ang ating potatoes and carrots para pagka nilagay natin siya sa chicken, crunchy siya. Hindi siya nadudurog. Itong chicken curry natin ay Pinoy style, pero ang original chicken curry, hindi sila naglalagay ng potatoes and carrots and basta curry lang and coconut milk. Babrown lang natin ang ating veggies. Ngayon, okay na ang ating potatoes and carrots. Hahanguin na natin.
Ngayon, mag-a-add lang ako ng bell pepper dahil marami akong bell pepper para mas masarap. Padaanin lang natin siya ng konti. Then, sasama lang natin siya sa ating carrot and potato. Now, balikan na natin ang ating chicken. Napakabango na ng ating chicken. Ngayon, i-add na natin ang ating coconut milk. Para mas maging creamy ang ating chicken. Kung gusto niyo ng mas maraming gata, pwede naman. Ngayon, lalagyan lang natin ng siling labuyo. Para mas spicy. Optional po ang siling labuyo kasi ang ating curry at ang ating garam masala ay spicy na rin. So, kahit hindi ginalagyan ng labuyo, gusto ko lang mas spicy siya. Duin lang natin. Siguro mga 5 to 15 minutes. Pwede na nating tikman ang ating chicken curry. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating mga veggies. Na-drain ko na din siya. Halo na natin sa ating chicken curry. Napakabango ng ating chicken curry, guys. Ngayon, magpi-plate na tayo. Ito na po ang ating napakasarap na chicken curry. Bago po natin tikman, gusto ko lang pong batiin ang aking very good friend na si Fatima Alvear and her mom, Tita Cora Alvear. Hello po. Ngayon, tawagin na natin ang ating taga-tikim, si John. Hello po, ako si John. Okay, hugahan mo na ang ating chicken curry. Sana guys, i-try nyo siya sa inyong mga tahanan. Napakasarap po. At napakasimple. Maganda po yung pagkakablend ng creaminess niya, tsaka spiciness. Tsaka po yung consistency po nung sauce niya. Sarap. Sobrang sakto po siya sa panlasa. Wow! Guys, kaya don't forget, sana i-try nyo siya. And please, don't forget to subscribe and click the notification bell para po tuwing may bagong video ay ma-notify kayo. Happy weekend and see you guys next time. God bless you all!